灼灼，何时春色入江河，舞他为顺水逐波。何故琴曲断离歌，舞我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默，天悲地战日月萦怀，何以得世间大自在，自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化，环顾千秋有梦与回，何以离沧桑而明媚，自心中不由挣扎，扶风遥远自如纵横，呼潇洒如梦惊鸿。Sa totoo lang, inakusahan ng kaibigan ko ng isang maling paratang. Dadalhin ko sana siya sa imperial na lungsod para pawalan sala ang kaibigan ko. Alam niya... Dibale, magtutungo pa rin ako upang kausapin ang emperador. Tutungo sa imperial na lungsod at kakausapin mo ang emperador? Anong mali doon? Madaling makapasok sa lungsod, ngunit hindi sa palasyo. At balak mo pang kausapin ang emperador. Ang kaharian ng Tianchuan ang may hawak sa limang kaharian at mahigpit itong binabantayan. Ngayong bumalik na ang hinirang na prinsipe, magkakaroon ng pagdiriwang, kaya bawal ang mga tagalabas. Sino ba ang prinsipe Wuji na yon? Ang lahat, siya ang binabanggit. Sa gulang na sampu, ang mga salaysay niya ay wala ni isang mali. Ang palaso niya, milya-milya ang inililipad. Labindalawa lang siya nang magtungo sa Nanrong upang mamagitan sa mga nag-aaway na tribo. Sinagip niya ang tribo ng Chonge sa pagkawasak. Sa gulang na 15 may pinagpalang pangitain na panatili ang 6 kaharian. Ang hirap paniwalaan niyan. Kasi kahit sa mga kwento, wala namang ganun. Si Wuji... hindi siya tao. Ha? Malabatala siya. Paumanhin din ni Bining Foley yan. Maaari ba na iba ang pag-usapan natin? Paano ako papasok sa loob ng lungsod? Nataon na bala ko ring magtungo roon bukas o sa Makalawa. Ha? Huh? Tutungo ako upang kumuha ng mga dahon mula sa dakilang puno. Nakagagamot yon. Maliban doon, may mahalagang bagay akong aayusin. Halos magkatulad tayo ng gulang at ipinaglapit ng tadhana. Mabuting, manatili ka na muna. Pagkatapos ng gawain ko rito, sasamahan kitang pumasok sa palasyo. Talaga? Hmm. Wuji... sa wakas, bumalik ka na. Fuyao! Si Binibining Folyan ay nagkasakit! Dito! Prinsesa! Prinsesa! Paraan! Prinsesa! Folian! Fuyao! Folian! Bumalik na kayo sa gawain ninyo. Kung maaari lang sana, mag-uusap lang kami ni Fuyao. Kahit na anong ingat mo, hindi mo huhulaan ang tadhana. Nahihiya ako na pinatigil pa kita rito. Ngunit may pabor sana akong hihilingin sa'yo. Sige, sabihin mo lang. Sa totoo lang,
Patungo ako sa imperial na lungsod dahil sa isang mahalagang pakay. Kaya lang, tila hindi ko na kaya. Huwag ko yung magsalita ng ganyan. Prinsesa! Natatandaan mo yung sinabi ko tungkol kay Prinsipe Wuji? Oo. Kami ay nakatakdang ikasal. Siya ang pangalawang prinsesa ng karian ng Xuanji. Nakatakda na siyang ikasal kay Prinsipe Wuji. Mahalagang makarating ako sa imperial na palasyo. Marami akong naitakdang gawin. Kahit magkalayo kaming dalawa, nagsusulatan kami parati. Ang pagmamahal namin sa isa't isa ay hindi natinag. Tiyak ang puso kong magiging kaming dalawa. Sabi niya, wala siyang pakakasalang iba. Tapat at mapagmahal pala siya. Folian, gagaling ka pa. Opo. Magkakasama kayo muli. Sa dami ng kinamot ko, alam ko na ang sakit na ito. Baka... Prinsesa, tiyak na gagaling ka. Kahit na gumaling pa ako, hindi maaaring maantala ang mahalagang pakay. Chowling, ilabas mo ang sagisag ko. Prinsesa! Bilis na! Sagisag ko, pakiusap, magtungo ka. Sa Tianjuan bilang ako, harapin mo si Prinsipe Wuji, harapin mo ang emperador. Nais mo akong magpanggap? Ako ikaw? Hindi maaari. Pakiusap. Prinsesa, prinsesa. Kuyaw, hindi ko maunawaan. Bakit nais ng babae na magpanggap ka bilang siya? Sabi niya, ang Tianjuan ay nahaharap sa malaking sakuna. Siya ang kinatawan ng kaharian ng Xuanji. Ipinatawag ng Tianjuan ang lahat ng mga kinatawan upang pag-usapan ito. Kapag nahuli siya ng dating, parurusahan ng Tianjuan ang kaharian ng Xuanji. Babawiin ang itinakdang kasal nila ng prinsipe. Ngunit, tama ba ito? Bakit hindi? Walang masasaktan. Ipaliliwanag ko ito sa kamahalan. Baka malinis pa natin ang pangalan ni Jambeye. Ayos ba? Sana nga. Tara. Ayon na. Tara! Yeah. Hindi ko akalain. Talagang nasa imperial na lungsod na nga tayo. Nagtungo tayo sa Taiyuan matapos nasari ng bundok ng Xuanyuan. Ngayon, narito na tayo sa Tianjuan. Sang-ayon na kami. Fuyao, tama ka. Ang galing mo. Ang palasyo ng kaharian ng Tianjuan. Ito ay kagilagilalas. Ngayon, naniniwala na ako. Uy, sandali. May kumpulan doon. Tingnan natin. Pakiusap! Nagmamakaawa ako! Salamat po. Gusto ko lang gamutin ang kapatid ko. Ginoo? Ano nangyayari? Maawa na po. Dahil ito sa epidemya, ulila na sila ng kapatid niya. Naghanap ng trabaho ang kapatid niya ngunit nahawa ito ng sakit. Narinig niyang, ang dahon ng dakilang puno ay gamot sa karamdamang ito. Kaya pumita siya ng ilang dahon. Ngunit ang puno ay pagkakakilanlan ng imperial na pamilya. Walang pangkaraniwang tao ang maaaring pumitas. Sino yan?
Mga lalaki kayo. Tinatakot niyo ang babae. Hindi kayo nahihiya? Sandali. Sino ka ba? Anong pake mo kung sino ako? Karumal-dumal ang mga lalaking tulad niyo. Tumigay kayo! Tabi! Bilis! Ha? Babaeng mandirig, ha? Luso! Dapat hinigpitan mo ang sinturon mo. Hindi ka dapat kumarap na kahiyahiya sa prinsesa ng limang kaharian. Dapat ingatan mo ang mahalagang sagisag na yan. Iyo, sinasabi mo bang siya ay... Kung hindi siya maharlika ng Shuanji, papaano siya magkakaroon ng sagisag na lilang Phoenix? Paumanhin. Ikaw pala si Prinsipe Yi. Paumanhin din sa iyo. Maaari bang pakawalan mo ang babae na mitas siya ng dahon para sa kapatid niya, ang Tian Chuan? Ang haligi ng limang kaharian. Magpakita naman kayo ng awa. Baka mali ang pagkaintindi niyo. Ang prinsipe ay nababahala sa epidemyang ito, kaya sinisiyasat niya ng masusi ang bagay na ito. Tungkol sa dahon ng dakilang puno, nagbigay na ng utos ang palasyo na ipamahagi ito sa taong bayan. Heto, nagdala ako na ipamamahagi. Prinsipe. Ang hinirang na prinsipe ay malapit nang bumalik sa lungsod. Hinahangad ng emperador na ang taong bayan ay ligtas at masigla. Dapat kang magkawang gawa para sa kamahalan. Salamat po, Prinsipe Yi. Salamat po! Salamat po! Mga tagapagligtas! Wala yun. Umuwi ka na agad. Salamat po! Uwi na. Prinsesa, talagang ginintuan ang iyong puso. Kahanga-hanga. Salamat, mga prinsipe. Alam ko na ang prinsesa ng Shuanji ay pupunta sa palasyo ng Tian Chuan. Hayaan ninyo... Huwag na po kayong mag-abala. Ah. Paalam. Saan kaya? Ewan ko. Hindi ba may ganyan din sa Taiyuan? Yung tanyag na tindahan? Ha? Huh? Tama po kayo. Meron kaming sahay sa limang kaharian. Kahit saan ay naroon kami. Sari-sari mga bagay at pagtulong ay inaalok namin sa mga mamaya. Ginoo, kadarating lang namin dito sa lungsod. Tungkol sa panuluyan, may alam mo ba kayo? Sige, titignan ko lang po. Binibini, kayo po ba ay nagmula sa kaharian ng Shuanji? Alam mo rin yun? Alam kong darating kayo. Kamakailan, may ginoong nagpalaan na mag-aaran sila dito sa Tian Chuan para ito sa isang tanyag na panauhin mula sa Shuanji. Pati mga kabayo at karuay ay inihanda na. Sino nagpahanda? Sino pa ba? Panauhin kayo ni Prinsipe. Tauhan ng Prinsipe ang nagpahanda nito. Sige, hindi na lang. Ha?
binibinis. Sandali. Matalino yung si Prinsipe Yi. Hinandaan niya na lahat. Baka may masama siyang binabalak. Mabuti pa. Tanggihan natin siya. Kaya lang, paano na yan? Nasa kamay niyang lugar na to. Ano gagawin natin? Humanap ng paraan. Zong Yue? Ano? Hindi mo mahanap? Wala siya sa mga panuluyang ipinalaan natin. Wala kang silbi! Prinsipe, ano po bang dapat gawin? Ano ba ang sinabi kong dapat mong gawin? Nasabihan ako kagad sa oras na dumating si Prinsesa Forian sa lungsod. Siya ang pangalawang prinsesa ng kaharian ng Xuanji. Nandun lahat ang minahan ng pilak at ginto. Kapag nakamit ko ang pagpanig ng Xuanji, problema ko pa ba ang maging hinirang na prinsipe? Tignan mo ang ginawa mo. Nasa lungsod na siya. Ni hindi mo man lang alam. Pambihira. Tapos nabastos ko pa siya. Inutil! Wala ka silbi! Prinsipe, naiintindihan ko po. Hahanapin ko po kung nasan siya upang mapuntahan po ninyo siya. Anong hinihintay mo? Napakasarap ng manok. Ginoo. Ginoong Zong Yue. Nabusog ba kayo? Tuusin na natin. Isang dosenang alak, lumalabas na 480 tayo. Apat na plato ng karne ng usa, 120 tayo. Sandali, sandali. Walong plato ng mani. Sandali lang. Ginoong Zong Yue. Ikaw naman. Kaunting pagkain lang yun. Kaibigan kita. Tama yun. Hindi pangkaraniwang pagkain niyo. Anong dapat kong gawin? Ngayon kasi, wala akong ibang dala. Tanging buhay ko lang. Ganito kaya. Liham ng pag-autang. Ha? Ano yun? Bakit? Kulang kasi ako sa mga tauhan dito sa Tianchuan. Kukuhanin ko kayo. Gagawin mo kaming tauhan mo? May matutuluyan tayo pag pumayag ka. Pag-iisipan ko. Oh, nakapag-isip na ako. Kung ganon, alipin tayo rito. Tama. Ang dapat, may pagkain kami. Karning pagkain. Tulugan. Isang araw, ang oo, mga gawain. Tama. Ayusin. Kuhanin niyo ang mga halamang gamot. Ang dalawa rito, sa palasyo ng Xiangyang lang meron. Tandaan, kuhanin lahat. Masusunod. Tingnan mo, may higpit ang pagbabantay sa lugar na to. Paano na? Tila hindi makakapasok sa harap na tarangkahan. Ha? Anong balak mo? Hanapin mo ang mga halamang gamot sa listahan. Yung dalawa ako na. Hindi maaari mag-isa ka lang papasok dyan. Fuyao, mapanganib ang gagawin mo. Bilis, umalis ka na. Ingat ha, huwag kang papahuli. Sige, ingat. Thank you.
narinig ko na noon. Kamahalan, si Prinsesa Folia ay nasa bayan na. Ngunit wala nakakalam kung sa siya tumutuloy. Narinig ko. Huwag niyo akong aabalahin. Apo! Sinungaling ka! Nahanap mo na ako. Kumusta ka? Ibalik mo sa akin ang kwintas ko. Bitiwan mo ako! Bitiw sabi! Alam mo ba, araw at gabi kitang iniisip. Nangungulila ako sa'yo. Sinungaling ka. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam kung sino ka. Tama na. Ibigay mo na. Okay na. Ang dahon ng Xuanling. Uy. Kay tagal na. May nais ka bang sabihin? Ano ang sasabihin ko? Hindi ka tapat sa akin. Sa tingin ko lang, wala kang mabuting balak dito. Ang totoo, ako ang hinirang na prinsipe. Hinirang na prinsipe? Alalay niya. Ako si Yuan Xiaosu. Alalay ka ng hinirang na prinsipe? Nagsisinungaling ka. Kung totoo ka nga, dalhin mo ako sa kanya. Bakit? Nung nagtungo ako rito, lahat nagsasabi, si Prinsipe Wu Ji raw ay isang pambihirang henyo, bukod tangi raw. May ganun bang tao? Meron. Nagtungo ako sa Taiwan. Sa kanyang kautusan. Kung ganun, hindi siya mabuti. Uy. Makinig ka. Habang nandito, huwag mo siyang pagsalitaan ng masama. Mapapahama ka. O sige, huwag kang magalit. Paumanhin. Mabawi na lang ako sa'yo. Dalhin mo na lang ako sa palasyo. Para saan? Hindi ko maaaring sabihin. Sumunod ka sa mga sasabihin ko. Ano bang binabalak mo? Kinikilig ka? Kung patas lang tayo sa laban, sinaktan na kita. Ganun? Sige, hindi ako lalaban. Sinungaling. Hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Bakit mo ako dinala rito?
Palagi ka ba rito sa bahay Aliwan? Nagsiselos ka ba? Asa ka? Marami na akong nainom. Ganun din ako. Bakit mo ninakaw ang pintas ko? Upang hanapin mo ako. Napakasinungaling mo! Ayoko na. Sinungaling. Si... Uy! Hoy! Makinig ka. Mula ngayon, hindi ka naaalis ng hindi nagsasabi sa akin. Narinig mo ba? Pangako. Sige na. Lumabas na kayo. Opo. Iyo. Matagal na wala ang hinirang na prinsipe. Ang ama ko ay mahina na. Sa mga nakalipas na ilang taon, tayong dalawa ang umasikaso sa hukuman ng imperyo. Ngunit ibibigay lang natin ito sa isang bata. Tiyo, kaya mo bang bitawan? Prinsipe Yi, gumawa ka na ng pangalan sa hukuman ng imperyo.
Tiyak ako na hindi ka matutuwa na basta na lang ibigay ang pamamahal ng biglaan. Ay, ang tanong ko po ay para sa inyo. Hmm? Ano nga uli yon? Yung sinasabi mo. Sige, tatapatin ko na kayo. Bigla na lang sumulpot si Buji. Tapos basta ko ibibigay ang lahat ng pinaghirapan ko? Tiyo, hindi ko yun kayang gawin. Kapag dumating ang araw na magkagulo sa hukuman, sana ikumampi kayo sa inyong lingkod na si Pingrong. Pangako, magiging patas po ako. Hindi ka dapat sa akin umaangal. Hindi na ako nakikialam sa hukuman ng imperyo. Kahit sabihin mo pa sa akin, kunwari hindi kita narinig. Tiyo, yun bang pangyayari sa pangangaso na kalimutan mo na? Tiyo, paumanhin, hindi mo na ako nag-isip bago ko sinabi yun. Alam niyong si Buji, naiinis sa inyo. Kapag siya na ang naging emperador, ano na ang mangyayari sa inyo? Kamahalan, hindi ko alam na darating kayo. Hindi ako nakapaghanda ng maayos na tsa. Nagkamali ako ron. Bakit? Hindi mo na ako kumuha ng masarap na tsa. Hindi bagay sa prinsipe ang tsa ako. Tama ba? Naku, tiyo. Huwag ka nang mag-abala. Paalis na ako. Paalam po. Ang may galit sa akin, hindi si Wuchi. Mayroon pang iba. Dahil wala pa rin ang hinirang na prinsipe hanggang sa ngayon, kinakailangan na hilingin kay Prinsipe Yi na suriin niya ang bagay na ito. Sandali lang. Palagay ko, hindi tamang gawin ko ito. Dapat ninyong malaman, nang pinangunahan ni Prinsipe Yi ang hukbo roon sa Nanrong, nangako siya sa hukbo na gagantipalaan sila kapag nanalo sila sa labanan. Subalit, ngayong nakabalik na hukbo sa bayan, ang sandatahan, dalawang ulit nang nagpadala ng ulat. Sinabi natin, sasangayunan ito ng hinirang na prinsipe, ngunit wala pa rin. Hindi na dapat ito patagalin. Hindi yung dahilan! Hindi ba't ang nanguna sa pakikipaglaban? Walang iba kundi si Prinsipe Pingrong kung ang hinirang na prinsipe ang magkakaloob ng lahat. Hindi kaya magdulot ito ng pagdududa? Nag-ambag sila sa pagsupil sa kalaban. Tama lang nagantipalaan sila. Bakit ito pagdududahan? Kapag nagpatuloy ang pagkaantala ng usapin na ito, magdudulot ito ng sama ng loob sa mga kawal. Ano gagawin natin ngayon? Dumanak ang dugo ng mga kawal. Nagbuwis ng kanilang buhay upang makuha ang Nanrong. Ang pabuya, dapat nilang matanggap. Kung tututol dito ang hinirang na prinsipe, kausapin niya ang aking ama. Narinig mo ba?
Ang buong bayan ay matagal ka nang hinahanap. Ngunit mas pinili mo ang magandang binibini. Mas pinili mo talaga ang magpakasaya. Alam ninyo? Ang nais ko marinig sa iyo ay ang sasabihin mo tungkol dito. Paumanhin po. Alam mo, ang kagawaran ng palasyo ay nakatakdang mamahagi ng pondo para sa hukbo ni Pingro. Maraming pasasalamat sana ang makukuha mo sa mga kawal. Ngunit sinadya mong umiwas upang si Pingro ang lumabas na bayani sa mata ng mga kawal. Anong dahilan? Tula ng ilog yu, ang iyong inaawit? Paumanhin, kamahalan. Nagkulang po ako sa paggalang. Ang tula ng ilog yu ay tungkol sa isang lalaking nakasakay sa kabayong kawayan. Habang inaalala ang pagmamahal sa pagkabata, matandang awit. Nakalulungkot awitin kapag mag-isa. Si Wooji, umuwi na. Alam ko po yun. Makitid ang pag-iisip ni Pingrong. Ayaw niyang mawala sa kanya ang papuri ng mga tao. Ngunit alam natin, si Wooji ay dugo at laman ko. Kung maganda ang nais mo, tulungan mo si Wooji. Ang matalinong prinsipe Wooji, kaloob ng langit, siya ang magmamana ng trono. Hanggat kaya ko, iaalok ko, suporta ko sa kanya. Sa ngalan ni Wooji, salamat sa iyo. Kamahalan, babalik na po ako sa aking tirahan. Paalam po. Matanda ka na, Prinsipe De. Ang tula ng ilog yu, hindi na dapat palaging awitin. Si Pingro ang namuno. Marapat lamang ang nangyari. Nais mong lumabas na patas ka? O nais mo lang iwasang makigulo sa bagay na iyon? O dahil ang hukbo ay mga kawal na hinubog ni Pingrong kaya ayaw mo sila? Alin doon ang dahilan? Lahat po. Mabuti at marunong ka na mag-isip. Ano ang nangyari sa Taiwan? Nais po ninyong pahinain ko ang Taiwan na hindi sangkot ang ating kaharian sa pangyayari. Gumawa ko ng paraan upang maging hari ng Taiwan. Ngayong tapos na ang kaguluhan doon, ang Taiwan hindi na banta sa atin. Magaling. Mahusay. 10 taong kang nagsanay sa Chongkang. Nagawa mong pahinain ang isang kaharian na hindi gumagamit ng tauhan natin. Oras na para tulungan mo ako rito. Opo. Kamahalan, naghanda ang emperatris ng Salo-Salo. Pinaanyayahan kayo, pati ang hinirang na prinsipe. Ama, sa tingin niyo, patungo na ang hinirang na prinsipe. Matanda at mahina na ako. Ang pamumuno
ibinigay ko sa mga mahistrado, si Zhang Sunping Rong at si Prinsipe De. Malaki ang tulong sa akin. Kahit na ikaw ang tagapagmana ko, hindi mo alam patakbuhin ang hukuman ng imperyo. Alam mo pa? Sa kahariang ito, ang kapangyarihan ay buhay o kamatayan. Aking anak, bata ka pa. Mag-ingat sa lahat ng bagay. Palagi po kayong mag-ingat. Ang ibang bagay po, ako na. Sige na. Opo. Oh,